Isang nuclear-powered submarine ang bagong sentro ng partnership ng Amerika, Australia, at Britanya na layong patatagin ang Indo-Pacific region. Sa akin, dapat lang na mangyayari yan. Maraming gustong tumulong sa Pilipinas dahil alam nila ang maling ginagawa ng China. Panoorin natin ang video. Isang nuclear-powered submarine ang bagong sentro ng partnership ng Amerika, Britanya at Australia na layong patatagin ang Indo-Pacific region dahil nasa rehiyong yan ang South China Sea. Natanong tuloy kung daraan ba yan doon ang sagot at kung may epekto ba ito sa Pilipinas. Tinutukan ni JP Soriano. Sabay-sabay humarap ang mga leader ng UK, Amerika at Australia para sa pinakamalaking proyekto ng AUKUS Partnership o Trilateral Agreement, ang kasunduang magsusulong daw ng malaya, ligtas at matatag na Indo-Pacific region na nakakasakop sa Indian Ocean pati sa kanluran at sentro ng Pacific Ocean kabilang ang Pilipinas at ang South China Sea. Ang inanunsyong proyekto, pagbebenta ng submarine ng Amerika sa Australia sa tulong ng UK. And I want to be clear, these subs are powered, not nuclear arms. Australia is a proud non-nuclear weapon state and is committed to stay that way. Sa isang briefing sa Amerika, natanong kung posible bang dumaan sa South China Sea ang mga nuclear-powered submarine. Hindi ito direktang sinagot, pero nabanggit kung ano ang misyon ng Amerika sa Indo-Pacific, lalo na sa gitna ng mga hakbang ng People's Republic of China o PRC. Our goal is not to hold China back. Our goal is to uphold the rules-based order that applies equally in the Indo-Pacific. We have seen the PRC attempt to challenge it, in a number of important and in some ways destabilizing and dangerous ways. Kapwa kaalyado ng Pilipinas ang Australia, Amerika at UK. Kahapon nga, ipinaalam pa sa Chief of Staff ng ating AFP ng Chief of Defense ng Australia sa kanilang pag-uusap na lalahok sa joint military exercises ng Pilipinas at Amerika sa April 11. Wala pang bagong tugon ang Chinese Embassy kaugnay sa AUKUS, pero dati na nilang tinututulan ito at dati na rin sinabing di dapat nakikialam ang mga bansang walang inaakong teritoryo sa South China Sea. Ayon naman sa isang international maritime law expert, hindi man direktang sinabing daraan sa South China Sea ang nuclear-powered submarine sa ilalim ng AUKUS, may malaking kahulugan at epekto raw ito sa Pilipinas. Nakakatulong in the sense na indirectly, sumasama tuloy ang Australia dahil lahat tayo, Pilipinas, Australia, US, Japan, mayroon tayong lahat na interest na proteksyonan yung maritime trade at yung tinatawag ng freedom of the seas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.